Good evening po sa lahat. Good evening. Okay, again, wini-welcome ko po ang lahat sa ating seminar gabi-gabi. Sabi po ng special song, Buhay Mo'y sa Diyos. Ano po yun? Buhay Mo'y sa Diyos ay itagubilin. Okay? So punta na po tayo ngayon sa ating quiz. Sino po yung walang quiz card? Meron pong quiz card lahat? Okay. Prepare ko lang po yung slides dito at magsisimula na po tayo. Okay, yung topic po natin last Wednesday is the Antichrist cover-up. At tingnan natin kung ma-review nyo pa lahat ng ating pinag-aralan last Wednesday. So, ready na ba kayo? Yes or no? Yes. Okay, question number one. Tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga antikristo. Oh, tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga antikristo. Number two, tama o mali? Sa halip na makitang tunay na masama, galing sa labas na kumakalaban kay Kristo, ang antikristo ay tulad kay Judas na nanloloob at nagkukunwaring kristyano. Tama o mali? Sa halip na makitang tunay na masama, galing sa labas na kumakalaban kay Kristo, ang antikristo ay tulad kay Judas na galing po sa loob at nagkukunwaring kristyano. Tama o mali? Complicated ba yung question? We'll see. Number three, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan or blasphemy ay kapag ginawa ng tao ang kaniyang sarili na Diyos. Tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Number four, tanong, ano ang sinisimbolohan ng isang araw ng hula sa Biblia? Diba? Gin-review po natin to. Ano ang sinisimbolohan ng isang araw ng hula or prophecy sa Biblia? Number five, last question. Tanong, ang antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Ang antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Okay, check your own papers. Ready na ba kayo mag-check? Okay, number one, ano pong sagot niyan? Tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga antikristo. Ang sagot ay? Ang sagot ay tama. Kasi sabi ni Juan sa kanyang panahon, marami na daw pong antikristo. So maraming antikristo, hindi lang po yung isang tao. Next, anong sagot na number two? Tama o mali? Ano kaya? Ang sagot ay? Tama. Kasi nalaman po natin sa ating pag-aaral na ang antikristo ay galing po siya sa loob ng church na nagpapanggap na kristyano, pero antikristo pala, kinakalaban niya si Jesus. At example po niyan, simbolo niyan ay si Judas na siya ay nagpanggap na disipulo ni Jesus, pero may kinakalaban pala niya si Jesus. So yun po yung ibig sabihin niya. Number three, ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Tama o mali? Tama. Ang sagot ay? Tama. Tama. Very good. Number four, ano pong ibig sabihin ng isang araw ng hula sa Biblia? Hala, nakalimutan nila. Kapag makakita po tayo ng, kapag makabasa po tayo ng isang araw sa hula sa Biblia, ano bang equivalent nun? Pwede. Pero kapag 1,260 days yung nabasa natin, ito ay 1,260 years. Ibig sabihin, ang isang araw sa Biblia ay katumbas ng isang tao. Nabasa natin yan sa ating pinag-aralan last Wednesday, mga kaibigan. One day sa hula sa Biblia, that is equivalent to one year, literal year. So, clear ba? Kapag sinabi na 100 days doon sa hula sa Biblia,
Ilang ano yon? Anong equivalent nun? 100 years. Very good. Number 5, ano pong sagot niyan? Ang Antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Sure? Ang sagot ay? Kaharian or bansa. Sino pong naka-perfect? Oh, walang tumas. Okay. Galingan po natin yung ating quiz. Welcome po ulit. At saka pakikollect po mga volunteers ng ating mga quiz cards. At i-announce ko po ulit na kapag makaabot po tayo ng 15 gabi ng attendance ay makakatanggap po tayo ng ating Prophecy Foundation dividend na merong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. Kaya, huwag po kayo mag-absent. I-try po natin na makaabot ng 15 nights. Okay. Yung Bible lesson natin ngayon ay written in stone. At kapag sinagutan nyo po ito, makompleto nyo po ito, meron po kayong matatanggap na Amazing Facts Bible School Diploma. Meron din po tayong children's seminar every 4:30. At ngayon po magtatanong ako, sino po yung nakadala ng friend, yung bagong attendee? Saan po? Okay. Ilan po yung nadala nyo na friend, yung bago po? Isa. Isang bago. Sino po yung nakapagdala na mas higit pa sa isa? Ikaw, ilan po? Lima. Lima? Yung bago po? Oh, amazing! Ilan po yung dala ni Ate Pat? Ako lang. Ay. Dito ka nung Wednesday. So, ibigay po natin kay Brother Tonton. Thank you po sa pagdala ng friend. At kung magdala po kayo ng friend, kapag kayo po yung pinakamaraming nadala na kaibigan, of course, makakatanggap po kayo ng ating libro. So, proceed na po tayo. Ano po yung ating future topics? Bukas ng gabi, ang topic natin ay the topic that Satan hates. Ang topiko na kinasusuklaman ni Satanas. At mga kaibigan, dahil galit na galit siya sa topiko na ito, gagawin niya po ang lahat na mahadlangan kayo sa pagpunta dito. Pero magpapahadlang ba kayo? Very good. Kita po tayo bukas, the topic that Satan hates. At sa Domingo po, sa Sunday, sa Linggo, $10,000 for a missing Bible text. Meron pong, sabi nila, meron daw nawawalang teksto sa Biblia. At meron pong reward na $10,000 kung sino yung makakahanap ng talata na yon. Tingnan po natin yan sa Sunday night. Para po sa pagsisimula, tayong lahat po ay tumayo para po sa ating special prayer. Let's pray po. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil meron na po kaming time ulit ngayon sa pag-aral ng iyong salita. Panginoon, iniimbitahan ko po ang iyong presensya at inyong banal na espiritu na siya pong kumilos sa amin at bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita para po kami mabago sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Umupo po tayong lahat. Ang ating topic po ngayon ay Revelations to Mysterious Witnesses. Yung dalawang saksi ng Apokalipsis. Na mga kaibigan, yung tanong dyan, sino kaya itong tinatawag sa Revelation or Apokalipsis na dalawang saksi or the two witnesses? Nabasa nyo na ba yun? Now, tingnan po natin sa Revelation. 11 verse 1, sabi dyan, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hentel at kaniyang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. To continue, at may ipagkakaloob ako sa aking, ano po? Dalawang saksi at sila'y magsisipang hulang 1,200 at 60 araw or 1,260 days or years. So, 42 months, yung nabasa po natin dito, 42 months, yan po is equivalent pa din to 1,260 days. Dahil yan ay
prophecy, that is literal na taon. Literal na mga taon. 1,260 literal na taon. Okay. To continue, sabi diyan, kailangan po nating tingnan ang history or nakaraan kung saan ang dalawang saksing ito ay nananamtan ng magaspang na kayo or kahihiyan. Now, tingnan po natin kung ano bang itong dalawang saksi or the two witnesses ng Revelation. Sino ang dalawang saksi ng Apokalipsis? Revelation 11:4-6. Ang mga ito'y, so, punta po tayo sa verse 4. Ano po yun? Sino po yung dalawang saksi ng Revelation? At yung sumagot din ay ang Biblia. Kasi sabi sa verse 4, ang mga ito'y ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. So sabi po dito na ang dalawang saksi ng Revelation o ng Apokalipsis ay ang dalawang punong olibo at dalawang kandilero. So parang sa atin confusing pa kasi ang Revelation nga punong-puno ng mga symbols. Pero explain po natin ito mamaya. Verse 5, to continue. At kung nasain ng sino man na silang ipahamak, kapag ipahamak daw po itong dalawang saksi, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. I-take note po natin ito na kapag meron pong nagpapahamak sa dalawang saksi, yung kandilero at olibo ay lalabas po ang apoy sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang makaaway. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. To continue, ang mga ito eh, yung dalawang saksi, may kapangyarihang masara ang langit. Yung dalawang saksi, upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila, yung dalawang saksi, sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Haka-haka po ng iba na sabi nila, spekulasyon po nila na yung dalawang saksi po ng Apokalipsis ay sabi nila si Moses daw at si Elijah. Kasi sabi doon na si Moses daw po yung sinabi dito, si Moses daw po yung sa panahon niya ay naging dugo ang tubig. At si ano po yun, si Elijah, yung time niya ay meron pong apoy na galing sa langit. So sabi ng mga tao na, yung dalawang saksi sa Revelation ay si Moses at si Elijah. Pero, kung atin pong paniniwalaan na si Moses at saka si Elijah yung dalawang saksi sa Apokalipsis, di ba po sabi doon na may apoy na lalabas sa kanilang bibig? So, totoo ba? Maniniwala ba tayo na si Moses at si Elijah, ang dalawang saksi, may apoy ba galing sa kanilang bibig? Wala naman. So, ibig sabihin, hindi po yun literal na si Moses at saka si Elijah. Now, tingnan po natin. Kapag makakita po tayo ng ganitong simbolo, ano pong ibig sabihin yan? Hyundai, Toyota. Toyota? Okay, Toyota yan. Now, mga kaibigan, sabi sa Bible na yung dalawang saksi ay po, yun po yung dalawang punong olibo at yung dalawang kandilero. Ano bang ibig sabihin ng mga simbolo na yan, yung sa Apokalipsis? Now, kapag sabihin po nating simbolo, literal ba? Hindi, hindi po. Now, bago po tayo dumako sa ating meaning ng si mga simbolong ito, i-review po natin yung dalawang prinsipyo sa pag-intindi ng propesya. First is, ang Biblia ang magbibigay ng kahulugan sa kanyang sarili. Hindi po ako, hindi po kayo, kundi ang Biblia lang yung mag-explain sa kanyang sarili. Number two, magkumpara po tayo ng kasulatan sa kasulatan. So dito, sino ang dalawang saksi ng Apokalipsis, ng Revelation? So magkumpara po tayo ng verse at yan po ay makikita sa Zechariah 4:2-6. Tingnan po natin kung sino or ano ba itong dalawang saksi. Ano bang ibig sabihin ng dalawang punong olibo at kandilero? Now, Zechariah 4:2-6. Napakaganda po mag-aral ng Biblia kasi kapag may tanong, ang Biblia lang din po yung sasagot. Sabi po dyan, at sinabi niya sa akin, kay Zechariah, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito, isang kandilero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw ni Yaon at ang pitong ilawan ni Yaon sa ibabaw, may pitong tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw ni Yaon. So yung, ito po yung candlesticks or kandilero. May 7 sticks po siya. At ano pa yung nakita ni Zechariah? Pareho po ng nasa Apokalipsis.
at may 2 punong olibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa ay sa dakong kaliwa niyaon. So nakita din yung 2 olibo at 2 kandilero. Sa pagpapatuloy na magkagayoy, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin. So si Zechariah po, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? Sa tanong ng anghel, sabi naman ni Zechariah. At aking sinabi, hindi Panginoon ko. So hindi po naintindihan ni Zechariah anong ibig sabihin nun, yung olibo at saka yung kandelero. At nagpatuloy, nang magkagayoy, siya'y sumagot ang anghel at nagsalita sa akin na nagsabi, ito ang salita ng Panginoon. Kay Zerubbabel na sinasabi hindi sa pamamagitan ng lakas ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Now, base sa ating nabasa, mga kaibigan, ano daw po yung ibig sabihin yung simbolo ng olibo at kandelero? Salita ng Panginoon. Gawa-gawa ba natin yan? Hindi. Galing po yan sa cross-reference natin na Zechariah 4 verse 6. So, sino ang 2 saksi ng Apokalipsis? Ito po ay ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin po, ang Biblia po ang saksi, yung 2 saksi ng Apokalipsis, ang salita ng Diyos. Bakit 2? Kasi nga, na-divide po yung aklat, yung banal na aklat sa lumang tipan at bagong tipan. Very good. At sabi dyan, sa Psalms 119:105, bakit ba talaga kandelero? At yung olibo, yun po yung magiging oil sa kandelero. Kasi nga, sabi dyan, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sabi po dyan, yung tanong, may kapangyarihan ba ang salita ng Diyos na isara ang langit? Yes or no? Yes, meron. May kapangyarihan ba ang salita ng Diyos na gawing dugo ang tubig? Yes. Pahiran ng salot ang lupa? Meron, mga kaibigan. So ang 2 saksi sa Revelation ay ang salita ng Diyos. E paano naman po si Moses at si Elijah? Ano pong kinalaman nila nito? Now actually, si Moses at saka Elijah, sila din po ay simbolo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang Biblia po, another division ng Biblia ay, ang Biblia ay nahati sa kautusan at sa John 1:17 at propeta sa Malakay 4:4-5. Yung kautusan, yun po yung Genesis, yung 5 libro ni Moses. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Judges. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Judges. Next po, si Elijah, yun po yung representative ng propeta. Siya po yung nagsisimbolo sa lahat or the rest ng mga sinulat ng Biblia. Sinabi ni Jesus sa Luke 24:27, at magmula kay Moses or yung kautusan at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kautusan. So nakita po natin dyan yung 2 division ng Biblia, yun pong Moses or kautusan or yung propeta, at yung 2 dyan, yan po ay ang lahat ng mga kasulatan. So, are you following so far po? Yeah, very good. So, to continue, si Moses at saka si Elijah, sila po yung another simbolo ng salita ng Diyos. Okay? Pero alam natin na yung 2 saksi ng Revelation ay ang salita ng Diyos. So, sinasabi po dito, 2 saksing ng huhula na nakadamit ng magaspang na kayo. Ayon po sa Revelation, itong 2 saksi ay naghula po sila or nag-prophesy na nakadamit ng magaspang na kayo or kahihiyan. Kung titingin tayo sa nakaraan, tanong, may panahon ba kung kailan ang 2 saksi or ang salita ng Diyos ay nanghula na nakadamit ng magaspang na kayo o kahihiyan? Isang panahon kung saan ang Biblia ay ipinagbawal? Meron bang panahon na yon kung saan ang Biblia ay ipinagbawal? Actually, mga kaibigan, meron. Yan po yung katuparan na sinasabi sa Apokalipsis na yung mga saksi ng Revelation ay sila po ay pinipersecute. At yun po ay panahon ng, yung panahon ng Dark Ages. Kasi sabi dyan, nang ipinagbawal ang Biblia ng relihiyoso at sekular na otoridad, yun po sa panahon ng Dark Ages,
Dark Ages, kasi nga, sa panahon ng Dark Ages, kinumpiska po ng mga tao yung mga Kristiyano na merong Biblia at sinusunog po nila yung Biblia. Kaya sabi doon na, nanghula po yung salita ng Diyos na, pinipersecute po. At lahat ng paraang maimbento ng tao at demonyo ay ginawa para mailiko ang isipan ng mga tao galing dito ng kung sino man ang nagbabalak ipamamalita ang katotohanan ay, tinutugis, trinatraidor, sinasakit, nililibing sa kulungan. So yung panahon po ng Dark Ages, kapag merong Kristiyano, kahit isang pahina lang ng Biblia, kapag malaman ng otoridad na meron kahit isang pahina ng Biblia, ikaw po ay susunugin, ikaw ay kukulong, ikaw ay ililibing, mga kaibigan. Yun po yung nangyari sa dalawang saksi ng Revelation or yung salita ng Diyos. Sinusunog po, mga kaibigan, kasi ayaw nila na meron pong Biblia. Naging martir sa kanilang pananampalataya o napilitang lumayo papunta sa mga bundok at mga butas at kuweba sa lupa para lang po makabasa ng Bible. Noon, ang masunuring saksi ay nanghula na nananamtan na magaspang na kayo. So, ibig sabihin po yung time na pinersecute po ang Bible, ang salita ng Diyos. So, ang dalawang saksi ay naghula habang nakasuot ng magaspang na kayo or kahihiyan ay yun po ay sa panahon ng Dark Ages. Pero alam po natin na yung dalawang saksi ng Revelation ay ang salita ng Diyos. At sabi po ng Bible na kapag di po tayo susunod sa salita ng Diyos, meron po tayong tinatawag na word na kasalanan. Now, ano po ba ang kasalanan? Ano kaya ang kasalanan, mga kaibigan? Tingnan po natin yung sagot sa Biblia sa 1 John 3 verse 4, sabi dyan, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa katosan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Again, ang kasalanan po ay ang pagsuway o ang pagsalangsang sa kautusan. So, kung walang kautusan, wala ding kasalanan. For example po, mga kaibigan, kung wala pong kautusan na magsuot dapat ng helmet, pwede bang hulihin ng mapulis yung mga motorista na walang helmet? Hindi, kasi walang kautusan. Now, sino po dito yung naniniwala na lahat nagkasala? Ibig sabihin, merong kautusan, mga kaibigan. Sabi sa Romans 4:15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, tatapat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. So, ito po yung dalawang division ng salita ng Diyos, kautusan, propeta. At tingnan po natin ngayon yung first division, which is ang kautusan. Mag-focus po tayo sa kautusan. Now, alam niyo po ba, mga kaibigan, na isang parte lang sa Biblia na yung Diyos talaga mismo ang sumulat? Anong parte po kaya yun ng Biblia na ang Diyos mismo yung sumulat? Yan po ay ang sampung kautusan. Sabi po dyan, Exodus 31:18, at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo o yung Ten Commandments na mga tapyas na bato na sinulata ng daliri ng Diyos. Ano po ito? Daliri ito? Kamay. Ito ay? Ito ay? Ito ay? Ito ay? Tandaan po natin yan, ha? Babalikan po natin yan. Ito ay daliri. Ito ay? Magkaiba ba ang daliri at kamay? Yes, magkaiba. Tandaan po natin yan, yung pagkakaibang yan. To continue, yung dalawang tapyas ng bato, yun po yung tinatawag na the decalogue or yung Ten Commandments, dalawang tableta. Bakit dalawa? Kasi yung first tablet, yun po ay tumutukoy sa relasyon natin sa Diyos, at yung ikalawa, yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. So, sino nga yung sumulat niyan? Diyos. Yung Diyos mismo. Anong gamit niya sa pagsulat? Daliri. Saan niya isinulat? Sa bato. Kapag merong isulat sa bato, anong ibig sabihin yun? Nun. Meron tayong tinatawag na enduring nature. Kapag ang isang utang ay isinulat sa tubig, anong ibig sabihin nun? Kalimutan na lang. Pero kapag isulat talaga sa bato, importante po yun at hindi po yun mawawala. Matibay po yun na record. Now, tingnan po natin yung The Ten Commandments sa Exodus 20:3-17. Okay. At alam niyo po ba na
maganda sana kung merong 10 kautusan lang din sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na sa USA, they have millions of laws. Pero ang Diyos, 10 lang yung kanyang kautusan, pero hawak po nito yung lahat na aspeto ng buhay ng tao. Now, tingnan po natin, basahin po natin ang 10 commandments ng Panginoon. First is, number 1, makikita po yan sa Exodus 20 verse 3 na nagsasabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin na siya po yung number 1 sa ating buhay. At kung mas mahal pa natin yung kotse natin, motorsiklo, trabaho, bahay, pamilya, kaysa sa Diyos, pwede natin yung masalangsang yung unang kautusan, mga kaibigan. Minsan nga, pagising sa umaga, nakalimutan natin mag-pray. O, di ba po? So, dapat huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap mo. Dapat yung Panginoon po yung number 1 sa ating buhay. Next, punta po tayo sa commandment number 2. Ano po kaya yan? Sabi dyan, Exodus 20 verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man ng anumang anyo, nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga nagpupuot sa akin. To continue, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So yun po yung sentrong mensahe ng kautusan. Kasi kapag tayo ay umiibig sa Diyos, resulta po niyan ay atin pong tinutupad ang kanyang kautusan. At yan po, cross-reference yan ay sa John 14:15 na nagsasabi, kung ako'y inyong iniibig, sabi ni Jesus, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kapag mahal natin ang Diyos, yan po ay magre-resulta sa pagsunod ng kanyang kautusan. Now, ibig sabihin ng second commandment, may echo na. Ibig sabihin po ng second commandment na huwag po tayong magkaroon ng mga cute-cute na budha po sa ating bahay at huwag po natin yun yuyukuran dahil ito po ay pagsuway sa number 2 na commandment. Next, number 3, Exodus 20 verse 7. Sabi po dyan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ibig sabihin na, pagkaingatan po natin yung pangalan ng Diyos. Huwag po tayo mag-oh my, sa mga careless na pagbigkas po natin kasi ang pangalan niya po ay banal. Okay. Pwede din po na dinadala natin yung pangalan na Kristiyano, pero yung ugali natin, hindi naman Kristiyano. Yun po ay pagsalangsang din sa kautusan, mga kaibigan. Next, punta po tayo sa number 4. Exodus 28 and 9, sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong alipin lalaki na babae, ni ang iyong baka, ni iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Bakit? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw, nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So ibig sabihin po ng 4th commandment na mag-set aside po tayo ng araw para makapagpahinga. Kasi sa business po ng life natin ngayon, yung ibang tao nagtatrabaho, 24/7, hindi na nagpapahinga. At gusto po ng Diyos magpahinga naman po tayo. So yan po ang 4. Napunta po tayo sa 2nd tablet. 5th, yan po ay mababasa sa Exodus 20 verse 12. Sabi dyan, igalang mo ang iyong mga, ang iyong ama at iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Now, magtatanong po ako dito sa mga magulang. Kailangan pa ba natin ang kautosang ito? Yes or no? Hulo-hulo sumagot. Yes or no? Yes. Kailangan natin na sundin yung kautosan na igalang ang ama at ina. Paano na lang kung wala itong kautosan?
Naku, masestress yung ating mga parents, mga kaibigan. Next, kailangan din mga magulang, turuan din natin yung ating mga anak kung paano sumunod, paano maging obedient. Kasi kung alam po nila mag-obey sa parents, malalaman din po nila kung paano po mag-obey sa Diyos, mga kaibigan. Next, punta po tayo sa number 6. Exodus 20:13, sabi po dyan, huwag kang papatay. No, kailangan pa ba natin itong kautosan? Yes, kung walang kautosan na yan, pwede na. Mabuti na lang na meron pong kautosan na huwag kang papatay. Imagine po, kung lahat ng tao ay sumusunod sa kautosan ng Diyos, magbibigay po sa atin talaga ng tunay na kapayapaan. At to include, bago po po makalimutan, sabi dyan, huwag tayong papatay. Pero alam nyo ba, kapag ang isang tao ay naninigarilyo, unti-unti niya pong pinapatay ang kanyang sarili. At yan po ang pagsuway sa utos ng Diyos na huwag kang papatay. Hindi lang sigarilyo, kundi alak, drogas, at kahit anong gawain na nakasasama sa ating katawan, na nakakapatay sa atin unti-unti, yan po ay pagsuway sa huwag kang papatay na kautusan, mga kaibigan. Next, number, ilan na? Seven. Exodus 20:14. Sabi dyan, huwag kang mangangalunya. Kailangan pa ba natin ng kautusan ito? Yes, kailangan. Mas ano yung sagot nila ngayon, ha? Mas quick. Kailangan po natin ng kautusan na yan. Alam niyo ba, maraming mga website ngayon sa internet na tumutulong sa mga taong kasal na magkaroon ng affair. Sabi po dyan sa website na yan, life is short. Have an affair. Join free and change your life today. So have an affair. Nag-promote pa sila na mangalunya, mga kaibigan. Kailangan po natin ng kautusan na ito. Paano na lang kung wala yan? Mga asawa, paano na lang kung wala? Wala po yung kautusan na yan. Huwag kang mangangalunya. At imagine, kung sinusunod po ito ng lahat ng tao, sana wala pong mga broken families, wala pong mga broken homes at mga extramarital activities. Next, punta po tayo sa number 8, Exodus 20:15. Sabi dyan, huwag kang magnakaw. Kailangan pa ba natin itong kautosan na to? Yes, kailangan. Kung wala to, pwede kong kunin yung mga bagay-bagay natin or mga bagay-bagay nyo po dyan. Huwag kang magnanakaw. Wala naman po siguro magnanakaw dito. Na, mga kaibigan, sabi po dyan sa isang report sa Amerika, noong 2008, $994 billion. Malaking halaga ba yun? Yes. $994 billion ang nalugi sa mga negosyo doon. At nang nalaman nila, bakit ay 75% ng kanilang mga empleyado ay nagnanakaw. At nung nag-imbestiga sila, nalaman nila na yung kanilang mga empleyado nagnanakaw regularly, at yung mga ninanakaw nila ay, sabi po dito, it's more than just pens and paper clips. Yung ninanakaw na kanilang mga empleyado ay paper clip, band paper, stapler, mga ganun, mga small things. Pero ano pong nalugi nila? $994 billion. Kahit maliit man po yan, pagnanakaw pa rin po yung sabi ng Diyos, huwag po tayong magnakaw. Next, Exodus 20:16, sa next na commandment, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, or thou shall not bear false witness. Huwag po tayong magsinungaling. Dapat po maging tapat tayo. Kailangan na tayo ay mapagkatiwalaan. At imagine po kung lahat ng tao ay tapat. Pwede mong iwan yung cellphone mo dyan, kasi lahat ng tao ay tapat. Imagine po kung lahat ng tao ay susunod lang sa kautusan ng Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Next, Exodus 20:17. Yung last, number 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang alipin lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So huwag po tayong magkavit. Now, meron pong story na magkapitbahay, nakita ng isa na yung kapitbahay niya ay bumili po ng flat screen TV. At parang, bumili din tayo ng flat screen TV, so bumili din po siya. Next day, nakita niya yung kapitbahay niya ay bumili ng aircon. Kung bumili siya ng aircon, bili din tayo, dapat pareho tayo sa kanya. Oh.
Paano ba yan? Nung isa, next day na naman, nakita niya na yung kanyang kapitbahay bumili ng sasakyan. At sabi niya, hindi ko na kayang bilhin yun. At anong nangyari sa kanya? Parang sad na sad siya, lungkot na lungkot siya, at nagkaroon po siya ng sakit sa puso kasi hindi niya po yan mabili. Na mga kaibigan, hindi niya kaya na bumili ng ganyan na sasakyan. Kasi dapat, sa commandment number 10, sabi dyan, dapat po maging kontento po tayo at mapasalamat po tayo kung ano mang meron tayo. E di mas happy po tayo. At actually, yung 10 commandments, ito po yung susi sa kapayapaan at kaligayahan. So mga kaibigan, kailangan ba natin ang 10 kautusan ng Diyos? Yes, ito po yung susi ng kapayapaan at kaligayahan. Sabi sa Psalms 119:1, sabi ng iba na ayoko ng 10 commands kasi parang hinihigpitan ako, pero ito po yung susi ng kapayapaan. Sabi sa Psalms 119:1, mapalad, maligaya. Gusto ba natin maging mapalad? Yes, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, mapalad tayo kapag tayo ay ating susundin ang 10 utos ng Panginoon. Now, magtatanong po ulit ako, sino yung nagsulat ng 10 kautusan? Paano niya sinulat ito? Sa pamagitan ng kanyang? Saan niya isinulat? Sa? Sa bato. Very good. Pero mga kaibigan, hindi po sapat na malaman natin ang 10 kautusan. Kasi dapat po, ano po? Dapat ay atin itong susundin. Sabi sa Romans 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Hindi na alam natin yung kautusan, okay na. Kundi, ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Hindi enough na malaman natin yung Ten Commandments or i-memorize man natin, kundi ang importante ay dapat atin po itong sundin at isabuhay. Pero yung tanong dyan, bakit ba natin susundin ang kautusan? Susundin ba natin ang kautusan para maligtas? Ano kaya? Ang tanong, next question, mabibili ba natin ang kaligtasan or can we earn salvation? Mabibili ba natin ang kaligtasan? Hindi, kasi ang kaligtasan po ay biyaya or kaloob. Sabi dyan sa Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Free po yung salvation ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob niyang ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ibig sabihin, ang salvation, ang kaligtasan ay biyaya. Hindi po yan sa gawa-gawa. So kung ang kaligtasan ay biyaya or gift, bakit ba kailangan natin sundin ang kautusan? Bakit nga ba susundin dapat natin ang kautusan? Mga kaibigan, susundin po natin ang kautusan hindi para maligtas, kundi sabi dyan sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, sabi ni Jesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Bakit natin susundin ang kautusan? Hindi dahil para maligtas tayo, kundi dahil mahal po natin si Jesus. Susundin natin ang kautusan kasi mahal po natin si Jesus. Dahil mahal po natin yung nagbigay ng kautusan, yan yung dahilan bakit dapat natin tuparin ang kautusan ng Diyos. Nag-gets po ba? Yes, thank you. To continue, Matthew 22:36-40, meron pong abogado na nagtanong kay Jesus. Sabi, Guru, alin ba ang dakilang utos ng kautusan? Sagot naman ni Jesus, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, ito ang dakila at pangunang utos. Sabi dyan na maging number one natin si Jesus sa ating buhay. Pero mayroong iba nagsasabi na yun na yung utos, wala nang Ten Commandments, yan na lang yung utos. At ito po yung bagong kautosan. Pero actually, hindi po yan bago kasi nga, yan po ay quote lang galing sa Deuteronomy, sa lumang tipan sa Deuteronomy 6 verse 5. At sabi naman ni Jesus, to continue niya, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ng iba, ito na yung bagong utos. Pero actually, makikita po yan sa Leviticus 19:18. Mula pa noon kasi gusto ni Jesus na yung mga tao sa lumang tipan ay dapat ay ibigin din nila ang kanilang kapwa-tao. So,
Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. Or, kasi dapat po yung pundasyon po dyan ay yung pag-ibig or love. So, nakita po natin dito na paano ba natin mahalin ang Diyos? Paano ba? Yung sagot niyan ay from 1 to 4. Paano natin maiibig ang Diyos? Huwag po tayong magkaroon ng ibang Diyos. No? Huwag po nating banggitin yung kanyang pangalan sa walang silbi. So, yan po yung pamamaraan. At yung love to man, paano ba natin iibigin ang ating kapwa? Yung sagot niyan ay, dito, huwag kang magnakaw, huwag kang mapatay. So, yun po, dalawang kautosan, pero actually, that's still the two tablets ng Ten Commandments. Okay. So, ang kautosan po ay mga susi sa kapayapaan at kaligayahan natin. At sa Biblia, inahalin tulad po sa salamin ang kautusan. Sabi diyan sa James 1:23-25, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat na sakdal, na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. No, magtatanong po ako, ilang utos ba sa 10 utos? Ha? Ilang utos sa 10 utos? 10 or 10. Baka sabihin natin na, oh, okay lang, nasundin ko yung 9. Or, gusto ko na yung sundin ko yung 5 lang. No, ilang kautosan kaya ang iyong masasalangsang na hindi ka nagkasala? Tingnan po natin yung sagot dyan sa James 2 verse 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautosan at gayoy matitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ibig sabihin, kung meron po tayong masuway na kahit isang kautosan ng Diyos, ibig sabihin na suway po natin lahat ng kautusan. For example, ah, hindi ko susundin yung number 10. Sabi dyan, kapag matisod tayo sa isa, tayo ay maging makasalanan sa lahat ng kautusan. Pero mga kaibigan, ang 10 commandments are yung kautusan, hindi po ito yung maglilinis sa atin. Kasi for example po, kagaya ng salamin, ang kautusan ay magpapakita sa atin kung ano yung ating spiritual na kondisyon. Ang isang salamin, kunyari, galing ako sa trabaho ko at hindi ko alam na meron palang dumi yung aking mukha. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko yung mukha ko na merong dumi. Now, mga kaibigan, magagalit ba ako sa salamin? Ano yung gagawin ko sa salamin? Kukunin ko siya at ipapahid sa aking mukha para malinis ako? Ano ba yung dapat kong gawin? Yung dapat kong gawin ay kukuha ako ng malinis na tela at ano po, pupunasan ko yung aking mukha. Or kukuha ako ng tubig para maghilamos, para makakuha po yung dumi sa aking mukha. So, kagaya po ng kautusan, ito po yung magpapakita sa atin kung ano yung kalagayan natin, ano ba yung kasalanan natin. At imutbog ba natin yung kautusan sa ating mukha, sa ating kasalanan? Hindi. Ito yung nagpapakita sa atin kung ano yung kasalanan natin at ang kautusan po yung magtuturo sa atin sa tagapaglinis. Sino po yung ating tagapaglinis? Si Jesus. Tama po. Sabi dyan, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ang Ten Commandments ay siya po yung magtuturo sa atin na meron tayong tagalinis na si Jesus. So, importante po ba ang 10 kautosan? Yes, kasi ito po yung magtuturo sa atin kay Jesus na siya pong maglilinis sa atin. At sabi dyan sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating makasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating makasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. So, si Jesus lang po yung nag-iisang maglilinis sa atin at wala na pong iba. At importante po yung kautusan. In fact, dahil nga po sa kautusan, yun po yung dahilan bakit namatay si Jesus. Kasi nga, yung bayad sa pagsalangsang sa kautusan ay kamatayan. At yun po yung binayaran ni Jesus sa krus, ang pagkamatay po dyan sa krus.
So question po, paano po yung mga tao na tinatawag nila yung kanilang sarili na Kristiyano pero hindi po tumutupad sa kautusan? Like yung mga addicts, mga magnanakaw, claim po nila o inaako po nila na sila Kristiyano pero hindi naman sumusunod sa kautusan. Ano ba yung tawag sa kanila? 1 John 2, 3 and 4 yung sagot dyan, sabi, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya or ako ay Christian, at hindi tumutupad ng kanyang utos ay, ano po? Sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin, kapag inaako natin na tayo ay Kristiyano, pero hindi naman natin tinutupad yung 10 kautusan, ay, tayo ay sinungaling. At sabi dyan sa 10 commandments na huwag kang magsinungaling. Gusto ba natin na maging sinungaling? Hindi po, mga kaibigan, nararapat na ating sundin po ang 10 kautusan ng Diyos. Pero sabi naman dyan sa Hebrews 8:10 at Hebrews 10:16 na si Jesus po, kanya pong isusulat yung kanyang kautusan sa ating puso. Kasi kapag dyan sa puso or sa isipan, may pagmamahal. At kapag may pagmamahal, ito ay mas madali na lang na sundin. At masasabi natin na aking kinaluluburang sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Oo, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ibig sabihin na mahal po natin si Jesus at kinaluluburan po natin na sundin ang kanyang kautusan. Sabi dyan sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At kapag mahal po natin si Jesus, iniibig natin si Jesus, magre-resulta po ito sa pagsunod ng kanyang 10 kautusan. At si Jesus din po yung magbibigay sa atin ng lakas para masunod yung 10 kautusan. Okay. Pero sabi nila, sabi ng mga tao, ah, wala ng kautusan kasi ipinako na sa krus ang dalawang saksi o kautusan. No, mga kaibigan, napako ba sa krus or wala na bang kautusan? Sabi kasi ng ibang tao na wala ng kautusan kasi napako na yung kautusan sa krus. No, tingnan po natin, mga kaibigan. Alam niyo ba na merong dalawang klaseng kautusan? We'll see that, sabi dyan. Binura ang sinulat kamay na mga ordinansyang laban sa atin na salungat sa atin at inalis ito sa daan, ipinako ito sa kanyang krus. So sabi dito na yung kautusan na sinulat sa kamay ay yun po yung ipinako sa krus. Totoo po na merong kautusan na ipinako sa krus, pero yun po yung kautusan na isinulat kamay. Yan po ay, or in English, handwritten na kautusan. Ano nga yung kautusan ng Diyos? Fingerwritten yung kautusan ng Diyos. Iba po yung finger at iba po yung hand. Iba yung daliri at iba yung kamay. Sabi dyan, yung isinulat kamay na kautusan ay napako sa krus, yung handwritten. Pero yung kautusan ng Diyos ay isinulat gamit ang daliri at isinulat po dyan sa bato. Now, to continue, sabi dyan, ni hindi namin tinalima ang tinig ng Diyos, Panginoon naming Diyos, upang lumakad ng yaon sa kanyang mga kautusan na kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan. Yan po, 10 commandments sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig, kaya't ang sumpa ay nabuo sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos sapagkat kami ay nangakasala laban sa kanya. So dito po natin nakita yung dalawang klaseng kautusan. Yan po yung kautusan ng Diyos, yung 10 commandments, at yung kautusan ni Moses, yun po yung handwritten ni Moses na yung mga ceremonies. Next slide. Sino nga yung sumulat sa 10 commandments? Ang Diyos. Anong gamit niya sa pagsulat? Daliri. Saan isinulat sa? Sa bato. Si Moses naman, ano yung kautusan ni Moses? Actually, yung Panginoon yung nag-guide sa kanya sa pagsulat, pero yung ginamit niya ay yung kanyang kamay or handwritten. No, patungkol saan ba yung kautusan ni Moses? Actually, yung kautusan po ni Moses, yun po ay patungkol sa mga seremonya sa pag-aalay ng hayop. Okay, yung kautusan ni Moses, yun po yung mga kautusan or seremonya sa pag-aalay ng hayop. To continue, ano bang kaibahan ng kautusan na ito? Yung 10 commandments ay sinulat ng daliri ng Diyos, yung kay Moses naman, kamay niya. Sinulat sa bato, ang kay Moses sa libro. Yung 10 commandments ay nasa loob ng kaban, ng sanctuary, yung kay Moses naman sa labas ng kaban. Okay, dyan.
So may dalawang kautusan, yung 10 kautusan at yung law ni Moises or yung kautusan ni Moises. Now, kasi lahat po ng pag-aalay noon sa panahon ni Moises ay simbolo po yun kay Jesus na nagtuturo sa kanya na siya po yung kordero ng Diyos. Pero nung napako na po si Jesus sa krus at siya po yung naging alay para sa lahat, ibig sabihin na wala na din pong silbi ang kautusan ni Moises. Nag-gets po ba natin? Kasi yung kautusan ni Moses, yun po yung mga law nila, kautusan patungkol sa pag-aalay. Pero nang napako na si Jesus sa krus at siya na po naging alay, mag-aalay pa din po ba tayo ng hayop? So wala na din yung kautusan ni Moises, yung seremonya sa pag-aalay. Sabi dyan sa Daniel 9:27, at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay kasi nag-aalay sila noon ng hayop. At sino na po yung ating alay ngayon? Si Jesus. Yun po yung kautusan ni Moises about sa seremonya sa pag-aalay ng hayop. So, dahil si Jesus na po yung ating alay, wala na pong silbi yung kautusan ni Moises. So, yung kautusan ni Moises, yun po yung napako sa krus, hindi po yung 10 kautusan ng Diyos. Nag-gets po ba natin? Yes or no? Okay, very good. To continue. Again, namatay po si Jesus sa krus. At napako po doon ang kautusan ni Moises patungkol sa seremonya ng pag-aalay. Dahil si Jesus na po ang alay para sa lahat, so wala na pong silbi ang kautusan ni Moises patungkol sa mga rules nila sa pag-aalay. Sabi dyan, another question. Hindi ba tinuturo ng Biblia na hindi na tayo sa ilalim ng kautusan ngunit sa ilalim ng biyaya? At napaka-common po nito na argumentation, wala nang kautusan kasi hindi na tayo under the law, kundi tayo ay under grace na, under na tayo sa biyaya. No, ano kaya yung sinasabi ng Biblia patungkol dito, mga kaibigan? So, babasahin ko po. Malapit na po tayo. Sabi po sa Romans 6:14-16, sabi po dyan, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa iyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ito yung ginagamit ng iba, wala ng kautusan kasi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Pero ano kaya yung sagot ni Pablo patungkol dyan? Verse 15, ano nga? Mangagkakasala baga tayo dahil tayo ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Anong sagot niya? Huwag namang mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili sa na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin na yaong inyong tinatalima, maging mga kasalanan na ikamamatay, maging pagtalima sa ikapagiging matuwid. So sabi po nito ni Pablo na dahil tayo ay under grace, atin ang ipapawalang silbi ang kautusan ng Diyos. Now, para po natin maintindihan yung under the law at under grace, meron po tayong illustration dito. At ito po ay totoong story. Now, may isang Kristiyano po na magdadrive siya from Colorado to California. Dahil meron po siyang appointment. At dahil nagmamadali siya, napakabilis ng kanyang pagtakbo ng kanyang sasakyan.